mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Well, you cannot submit the counter affidavit now without the complaint affidavit. May-ari ng sports utility vehicle na nanagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City, hindi dumalo sa unang araw ng preliminary investigation sa insidente. Security personnel na magbabantay sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte idineploy na. Overall setup target matapos bukas. Ilan pang makakasama sa gabinete ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangalanan. Hopefully, this is going to be a minor search. If ever there will be a search, hopefully, it's going to be very minor and short-lived. And that it's not enough to overwhelm the health system's capacity. Pinakamataas na kaso ng COVID-19 mula noong Abril na itala kahapon. Ngunit ayon sa Department of Health, hindi ito dapat maging dahilan ng labis na pagkabahala. Magandang hapon. Tayo po ay sa bayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Isinagawa kanina umaga ang unang preliminary investigation sa kaso ng pananagasa sa security driver na si Christian Joseph Loralde noong June 5 sa Mandaluyong City. Hindi naman nakarating ang respondent o ang inirereklamong may-ari ng sports utility vehicle na nanagasa sa security guard. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang nangyari sa preliminary investigation? Monica, natuloy nga kanina ang itinakdang unang preliminary investigation ng Mandaluyong City Prosecutor's Office dito sa insidente ng pananagasa ng SUV sa isang security guard sa Mandaluyong City noong June 5. Tumagal lamang ito, Monica, ng isang oras at agad din umalis. Una, yung abogado ng respondent at kasunod naman ang kampo ng mga complainant. Hindi dumalo sa unang preliminary investigation ngayong araw sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang may-ari ng SUV na si Jose Antonio San Vicente. Kaugnay ito sa kasong frustrated murder at abandonment of one's own victim na isinampa laban sa kanya sa pananagasa nito sa security guard na si Christian Floralde. Tanging ang abogado nitong si Attorney Danny Macalino ang dumating. Ngayon ko na po yung complaint. You cannot submit the counter affidavit now without the complaint affidavit. So hindi na isa 23 obligado na si Mr. Santos. Well, he has to present yung counter affidavit. Samantala, personal na dumalo ang biktimang si Christian Floralde sa pagdinig pero hindi ito nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanyang abogado, nagsumite na sila ng ebidensya na kinakailangan sa kaso. Nagbigay kami ng mga ebidensya doon na nagpapatunay kung sino ang may gawa ng nangyari sa kanya. Nanindigan din ang kampo ng biktima na itutuloy ang kaso. Depende sa biktima. Hindi ako makakapagsalita tungkol sa mga negotiation. But let justice run its course. Muli namang tiniyak ng abogado ni San Vicente na handa silang tumulong kay Floralde. Ngunit nilinaw nito na hindi nangangahulugan na tinatangka nilang aregluhin ang kaso. They're willing to help, no? But that doesn't mean paareglo yung kaso. Monica, itinakda nga ang susunod na preliminary investigation sa kaso sa darating na June 23. Ibig sabihin nito, anim na araw lamang yung magiging pagitan. Inaasahan natin dyan, Monica, na magsusumite na ng kanilang counter affidavit itong kampo ng inirereklamo o respondent na si Jose Antonio San Vicente. At inaasahan din natin dyan, Monica, dahil magsusumite siya ng kanyang counter affidavit ay personal na siyang dumalo dahil kailangan yung personal na presence niya kapag siya ay nagsumite ng kanyang counter affidavit. Monica?
Dante, nabanggit ba kung ano ang dahilan kung bakit hindi nakarating ang akusado sa unang preliminary investigation? Monica, ang gaya nga ng nabanggit ng kanyang abogado na si Attorney Danny Macalino, hindi naman kailangan ang personal na presensya o personally mag-appear yung kanyang kliyente sa piskalya dahil hindi pa nga sila nagsusumite ng kanilang counter-affidavit. Kapag magsusumite na kasi ng counter-affidavit, obliged na ang respondent na mag-sumite, pupunta ng personal doon sa piskalya, Monica. At Dante, na nabanggit ba nitong biktima na si Joseph kung magmula nung lumabas itong akusado, nag-surrender, ano, ay nagkaroon na ba sila ng pagkakataon na makapag-usap, Dante? Yes, Monica, sinubukan nga natin kanina ng kuna ng pahayag itong Christian Floralde, subalit hindi siya nagbigay ng pahayag. Tanging ang kanya lamang abogado na si Attorney Federico Biulena ang humarap sa atin na Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Kabi-kabila ang batikos na tinanggap ng Philippine National Police o PNP kasunod ng paglutang ni Jose Antonio San Vicente. Ngunit itinanggi ng PNP na magkakilala si PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. at ang pamilya ng SUV driver na nanagasa sa security guard. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Hindi po kilala ng ating officer in charge yung pamilya po nitong ni Jose Antonio San Vicente. It so happened, based on my information, ay meron pong nilapitan itong tatay na po pwede pong makipag-usap kay OIC kung po pwede nga po silang umapiyak dito sa Kamkrame. Hindi personal na kilala ni Philippine National Police Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang pamilya San Vicente. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, inilapit lamang ang mga ito kay General Danao ng isang kakilala. The interest of transparency, ang dami na nga po naghahanap, na kaya minarapat po ng ating officer in charge na ilabas at ipakita po sa publiko itong si Mr. San Vicente bilang patunay nga po na siya ay umapir dito at wala po tayong itinatago. Binigyang diin pa ni Fajardo na hindi rin scripted ang pagsuko ni Jose Antonio San Vicente noong June 15. So with due respect nga po doon sa mga ilang mga maling impormasyon na lumalabas, hindi po i-stage yung nangyari kahapon. Nangyari po yon, may tumawag po kay OIC at darating nga daw po yung pamilya niya at ang abogado. Yun lamang lang naman po ang in-arrange ng ating OIC. Umani ng batikos ang PNP sa social media matapos ipresenta sa media si San Vicente dahil sa umano'y special treatment dito. Sinundan pa ito ng mga naglabasang larawan ng pagmamano ni General Danao sa ina ng nanagasang SUV driver. I cannot speak on behalf of our OIC kung ano po yung tumatakbo sa kanyang isipan kung bakit siya po ay nagmano doon sa nanay. Only that the, yun nga po, customs natin na magmano po sa mas nakakantanda po sa atin. Regardless po kung kayo ay general o patrolman. Una nang sinabi ng mga San Vicente na sumuko kay General Danao ang SUV driver dahil sa takot sa mga naging banta ng general. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlo pa ang kilalang personalidad ang makakasama sa listahan ng magiging miyembro ng gabinete ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito si Department of Justice Secretary Menardo Guevara at ang veteranong senador na si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito ang balita ni Nel Maribo. 14 na araw bago ang nakatakdang oath-taking ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may nadagdag na sa listahan ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang na dito si Department of Justice Secretary Menardo Guevara na tinanggap ang kanyang nominasyon bilang Solicitor General. Inihayag ito matapos ang pagpupulong ni Marcos Jr. at Guevara kahapon sa BBM headquarters sa Mandaluyong City.
Ayon sa kalihim, 10 taon ang nakakaraan, inalok na rin siya na maging Secretary of Justice at maging Solgen at ngayon ay muling bumabalik sa kanya. Ayon kay incoming Press Secretary Trixie Cruz Angeles, napili si Guevara dahil sa kanyang di matatawarang performance bilang abogado sa loob ng 3 dekada. Siya ay nagtapos bilang magna cum laude major in political science sa Ateneo de Manila University noong 1974, nag-masters in economics sa University of the Philippines at nagtrabaho rin sa National Economic and Development Authority o NEDA mula 1977 hanggang 1983. Samantala, magbabalik serbisyo publiko rin ang 98-year-old na veteranong senador at dating Senate President na si Juan Ponce Enrile bilang Presidential Legal Counsel. Si Enrile ay naglingkod na rin sa ama ni Marcos Jr. na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Minister of National Defense, gayon din bilang Justice Secretary mula 1968 hanggang 1970. Ayon kay Attorney Angeles, handa si Enrile na ibigay ang kanyang kaalaman para sa Republika at kay Marcos Jr. tungo na rin sa ikakatagumpay ng kanyang pamumuno sa bansa. Ang pangatlo na nadagdag sa gabinete ni Marcos Jr. ay si dating AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. na itatalaga bilang Defense Secretary. Ayon sa incoming PCOO Secretary, nagpulong na rin sina Marcos Jr., incoming National Security Advisor Clarita Carlos at Faustino kahapon dito sa BBM Headquarters. At bilang pagsunod sa one-year ban sa appointments ng retired military officers, uupo bilang Defense Secretary si Faustino sa November 13, 2022. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gagamit ng scorecard si incoming Department of Information and Communications Technology Secretary Attorney Ivan John Uy upang mapaigting ang serbisyo ng telecommunications companies. Samantala, isusulong din niya ang Common Tower Policy para sa mas mainam na wireless connectivity sa bansa. Ito ang balita ni Ross Salicos. Bago tayo ng scorecard at makikita ng public, ito yung scorecard nyo last month sa servisyo nyo. At regularly natin ilabas yun. Sila na po mismo makikita nila na sa lahat ng mga advertising nila na dito itong may promo, itong mas mura. Pero kung makikita ng public in terms of scorecard na itong telco na ito palpak pala. Maging ang incoming Information and Communications Technology Secretary na si Attorney Ivan John Uy, problema ang napuputol na signal sa major telecommunication services provider kung saan siya nakasubscribe. Kaya naman oras na opisyal na maupo sa pwesto, kabilang sa haharapin nito ang pagpapainam pa ng serbisyo ng telecommunications company sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng scorecards na ilalathala sa publiko. Sa pamamagitan ito ng monitoring sa kung papaano ba tinutugunan ng mga kumpanya ang mga reklamo ng publiko sa kanilang mga serbisyo. Ginawa nito ang pahayag sa panayam sa kanya sa Get It Straight with Daniel Razon. Dagdag pa nito, nais niya itong maisagawa sa pamamagitan ng isang government call center. And the DICT can install a monitoring system whether within anong time frame nila nare-resolba. Itong mga problema na ito. At siguro kung medyo lumampas sila doon, pupunahin po natin. At may scorecard. May scorecard sila. And then come out with maybe regular reports. Samantala, isusulong din ito ang Common Tower Policy o pagtatayo ng shared telco infrastructures upang mapalawig ang wireless network coverage, lalo na sa urban areas. Taong 2020 pa nang maglabas ng Common Tower Policy ang DICT upang ma-improve ang wireless connection. Pinupush po natin yung Common Tower para makatipid ang mga telcos. Instead na kanya-kanyang tayo ng tower, iisa na lang tower at mag-share na lang sila doon sa tower na yon. So medyo mababawasan yung cost nila sa pag-construct ng mga towers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ilang beses nang sinampahan ng kaso sa Europa at maging sa Amerika, ang Apple Incorporated kaugnay ng market abuse, particular na ang issue hinggil sa secret throttling. Ayon ngayon naman ay naharap naman ang US tech company sa kaparehong kaso na isasampa naman sa United Kingdom. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Sasampahan ni consumer rights campaigner Justin Goodman sa Competition Appeal Tribunal sa London, United Kingdom, ang Apple Incorporated sa ngalan ng 25 million UK iPhone users na gumagamit ng alinman sa 10 iba't ibang modelo ng iPhone. Ito ay mula iPhone 6 hanggang iPhone 10 at kabilang din ang iPhone SE. Batay sa isasampang class action lawsuit na humihingi ng compensation, posibleng umabot sa 768 million UK pounds o 935 million US dollars. Inaabuso umano ng Apple ang pagiging dominante nito sa merkado upang magsamantala at magsagawa ng hindi patas na commercial practices, particular na secret throttling. Nangyayari ito sa pamamagitan ng software update. Hindi na ipaliwanag sa mga iPhone user na kapag nag-update sila ng software ay hindi ito kinakaya ng mga luma o older version ng iPhone. Bumabagal ang performance ng cellphone at naaapektuhan ang battery life at kalaunan ay bigla na lamang nagsha-shutdown. Hindi rin anila nag-offer ng free repair service at replacement ang kumpanya. Samantala, itinanggi naman ng isang tagapagsalita mula sa Apple na sinadya nila na paikliin ang itatagal ng buhay ng anumang produkto o pababain ang kalidad na mararanasan ng mga user upang himuking mag-upgrade ang mga ito. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinukonsidera ng Philippine National Police ang paglalagay ng mga steel barriers sa paligid ng pagdarausan ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte. Ito'y upang mapigilan sakaling mayroong mga grupong nais manggulo sa naturang okasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. To my knowledge and our coordination with local government units, wala pang grupo ang humingi ng permiso para mag-conduct ng rally. Wala pa rin natatanggap na aplikasyon ang mga lokal na pamahalaan mula sa mga militanteng grupo na plano magsagawa ng protesta sa araw ng inaugurasyon ni na President-elect Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ngunit ayon kay Philippine National Police Directorate for Operations Director, Police Major General Valdelion, may mga impormasyon sila kaugnay sa pagkilos ng mga ito. Kaya naman, ikinukonsidera ng PNP ang paglalagay ng mga steel barrier sa paligid ng mga venue upang mapigilang makalapit ang mga nais na manggulo sa inaugurasyon. I had the occasion to also, or the opportunity to also serve Davao at nagkaroon nga kami ng mga ganyang mga steel barriers. At dito rin sa Kamaynilaan, tulad ng mga malalaking events, tulad ng SONA ay ginagamit din yan. It is a part of the planning na ginagagawin ng ating mga tauhan. Kinumpirma din ni De Leon na mayroong mga tauhan ng Civil Disturbance Management Team sa lugar para magbantay. Kinumpirma din ng PNP ang paglalagay ng malalaking monitor sa EDSA at sa paligid ng venue sa Davao City at Maynila upang maraming makapanood sa panunumpa ng dalawang mataas na leader ng bansa. Majority if not all of our constituents, particularly yung mga bumoto po kay President-elect BBM ay makawitness at makapanood po nitong inauguration nga po niya kama June 30. Dahil alam po natin na hindi po naman lahat makakapunta doon at maa-accommodate po sila doon sa areas where we expect na dadagsain po ng mga tao. Una na rin inihayag ng PNP na sususpindihin nila ang permit to carry firearms outside of residence sa Davao City at Metro Manila bilang bahagi ng kanilang security plan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan. Patuloy
ang pakikipagpulong ng iba't ibang kinatawan mula sa iba't ibang bansa kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pulong sa incoming president, nagpahayag ng kahandaan ang Nigeria na tumulong sa natural gas at oil supply sa Pilipinas. Ang Australia naman muling nagpahayag ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribohong. 5 diplomata magkakahiwalay na nakipagpulong kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Sa pakikipagpulong ng Nigerian Ambassador kay Marcos Jr., tinalakay ang maaaring maitulong nito sa Pilipinas pagdating sa supply ng langis at natural gas. I actually mentioned to the President-elect as well that Nigeria is number 12 oil producer in the world, so we can help. We are number 3 natural gas producer in the world, so because I know he's keen on green energy. Bukod dito, tinalakay rin sa naturang pulong ang ukol sa agrikultura, teknolohiya at pananalapi. Binigyan din ng envoy na kailangan ng pagtutulungan ngayon dahil sa epekto ng Russia-Ukraine war sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Muli naman nagpahayag ng suporta ang Australia sa arbitral ruling sa West Philippine Sea na pabor sa Pilipinas, kung saan nakasaad na walang batayan ang ginagawang pag-aangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. We touched upon the situation in the West Philippine Sea and the South China Sea, and I reiterated our commitment to the Philippines in supporting the outcome of the arbitral award and supporting the Philippines as it goes forward dealing with difficult regional issues. Nais naman ng Poland na palakasin ang defense cooperation sa Pilipinas. As you know, that Poland is producing the Black Hawks for the Philippine Air Forces. So it's about this and the possibilities how to extend this cooperation. Bukod dito, tinalakay rin sa pulong ng Charge d'Affaires ng Poland at ni Marcos ang digitalization sa pamahalaan. Ang Poland ang kauna-unahang digitalized administration sa European Union. Bumisita rin kay Marcos Jr. ang ambassadors ng New Zealand at Bangladesh. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Hindi naghain ng plea ang tinaguriang Tinang 83 farmers sa kanilang arraignment kanina kaunay sa ginawa umanong paninira ng mga pananim sa Hacienda Tinang noong nakaraang June 10. Dahil dyan, ang korte na mismo ang naghain ng not guilty plea para sa kanila. Ito ang balita ni Brian Lacanlade. Sinabayan ang kilos protesta sa labas ng Municipal Trial Court ng Capas, Tarlac ng mga supporters ng tinaguriang Tinang 83 ang kanilang arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw. Tumanggi ang 83 magsasaka at supporters nito na maghain ng plea sa mga kaso laban sa kanila na malicious mischief at illegal assembly. May kaugnayan nito sa ginawa nilang aktibidad na bungkalan sa Hacienda Tinang bilang paggunita sa anibersaryo ng pagsasabatas ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Law noong June 9. Sinira nila umano ang mga pananim na tubo ng isang kooperatiba sa Hacienda at tinamnan ng gulay. Ang kahalagahan kasi nitong arraignment na to, kung ano man ang succeeding na ipa-file na case na relating to the same incident, nag-acquire na ng jurisdiction ang Municipal Trial Court. So, preempted na yung iba, no? So, ito yung sinasabing double-dropper din ni Judge kanina. Dahil hindi sila naghain ng plea, kaya ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanila. Ayon sa isa sa mga abogado ng mga akusado, mayroon pang panibagong reklamo na hiniain laban sa Tinang 83. Ito yung resistance and disobedience of a person in authority or his agent, at saka obstruction of justice, at saka usurpation of real rights. Yung real rights dito yung pertaining to the property, yung lupa. Kaugnay nito, magkakaroon ng preliminary investigation sa June 29 na sa Tarlac City. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ito ng kanilang legal team. Samantala, magkakaroon naman ng tentative pretrial sa July 28. Sa nauna nilang dalawang kaso na na-arraigned na kanina. Tentative yon kasi ang sinasabi natin kay Judge kanina, bago natin i-subject sa pre-trial itong mga tao,
we want to wait for the resolution of the Department of Agrarian Reform doon sa agrarian dispute. Kasi dapat talaga i-resolve muna nila ito. So malaking bagay yung disposition na gagawin ng agrarian reform tungkol dito sa nangyari sa Tagaytay. Pinangahawakan ng Tinang Farmers na may karapatan sila sa ilang bahagi ng lupain ng Hacienda Tinang dahil mayroon silang Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOA na ibinigay sa kanila noong 1995 sa ilalim ng Park Law. Subalit hanggang ngayon ay wala pang naia-award sa kanila na individual title hanggang sa ngayon. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makatatanggap ng diskwento sa water bill ang ilang customers ng Maynilad Water Services Incorporated. Bunsod ito ng kautusan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office na ibalik ng naturang water concessioner ang kanilang siningil na tax rates. Ayon sa MWSS, hindi naaayon at hindi rin aprobado ng kanilang board ang naturang dagdag bayarin kasama sa mga makakuha ng rebate ang Maynilad customers sa Muntinlupa, Las Piñas area, gayon din ang mga taga Malabon, Valenzuela at Quezon City. Nasunog ang isang bahagi ng makasaysayang Metropolitan Theater kaninang umaga. Batay sa inisyal na pagsisiyasat ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, alas 8:55 ng umaga nang magsimula ang sunog. Alas 9 naman nang itaas ito sa second alarm. Sa inilabas na pahayag ng Metropolitan Theater, nagsimula umano ang apoy sa isa sa mga kwarto ng gusali na under renovation pa. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Pinilit umano ni former U.S. President Donald Trump ang kanyang Vice President na si Mike Pence na baliktarin ang resulta ng 2020 election. Ito ang lumabas sa ginagawang imbestigasyon ng Congressional Committee kaugnay ng January 6, 2022 attack sa U.S. Capitol. Ito ang balita ni Jen Rico. Inihayag ng mga aide ni Mike Pence, dating vice-presidente ng Estados Unidos, na inilagay ito ni dating Pangulong Donald Trump sa panganib sa kasagsagan ng Capitol Riot. Bunsod umano ito ng illegal na pumuwersa kay Pence na pawalang bisa ang resulta ng 2020 elections. Ito ang narinig ng mga mambabatas mula sa mga aide ni Pence nang tumistigo ang mga ito sa Congressional Committee hearing kaugnay ng January 6, 2021 U.S. Capitol attack. Ayon sa mga miyembro ng Democratic-led House of Representatives Select Committee, ipinagpatuloy ni Trump ang pressure campaign, bagaman alam nitong banta na ang pagkakaroon ng isang marahas na pagsugod ng kanyang mga taga-suporta sa Capitol. Ginamit ng 9-member committee ang unang 3 sa 6 na public hearings nito ngayong buwan upang isulong ang isang kaso laban sa mga naging aksyon ni Trump. Patuloy naman sa pagtanggi si Trump sa akusasyon sa kanya at iginigiit pa rin ito na dinaya siya ng kampo ni U.S. President Biden. Binatikos din ito ang mga komite sa pagdinig bilang isang witch hunt sa kanya kasabay ang pagbuelta sa news organization bilang mga fake news networks umano. Pinuri naman ni Representative Liz Cheney ang matapang na desisyon ni dating VP Pence bilang bahagi ng tungkulin nito na protektahan ang demokrasya ng bansa. Tinatayang bago matapos ang 2022, maglalabas ng resulta ang komite sa isinasagawa nitong investigasyon. Inaasahan ng muling pagtakbo sa pagkapresidente ni Trump sa 2024 at nagbabalaan ang committee members at mga testigo na hindi nito tatanggapin ng pagkatalo anuman ang maging resulta ng halalan. Jen Rico, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa 425 ang COVID-19 cases kahapon batay sa tala ng Department of Health. Ito na ang pinakamataas na itala simula noong Abril. Ngunit ayon sa DOH, magkaroon man ng surge muli sa bansa, minor lang ito at hindi rin magtatagal. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hopefully, this is going to be a minor surge if ever there will be a surge. Hopefully, it's going to be very minor and short-lived, and that it's not enough to overwhelm the health system's capacity.
Nananatiling nasa low risk ang buong bansa at ang National Capital Region kahit na may pagtaas na naitala sa COVID-19 cases. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, wala pa sa 1 per 100,000 population ang average daily attack rate sa Pilipinas. Ang healthcare utilization rate o bilang ng mga okupadong hospital beds, ventilators at puwersa sa healthcare system, nasa 25% pa lang. Kaya naman malayo pa na maging moderate risk ang NCR. Ayon naman kay National Task Force Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, mababa pa rin ang naitatalang kaso sa bansa kahit pasabihin may bahagyang pagtaas. Kung ikukumpara rin sa ibang mga bansa ang naitatalang kaso kada araw sa Pilipinas, kakaunti ito. Ayon sa opisyal, malaki ang bahagi ng COVID-19 vaccination at face mask mandate sa kontroladong hawaan ng COVID-19. United States, 167,000 in 1 day. United Kingdom, 25,000 in 1 day. Taiwan, napakaliit na bansa. Ang Taiwan, mas malaki pa QC doon. No, sa Taiwan, 69,000. In 1 day. Singapore, mas malaki pa nga, I think ang buong NCR, 3,900 cases. Korea, South Korea, 9,300 cases. Japan, 16,500 cases. There's an uptick in COVID cases all over the world, not just the Philippines. Responsibilidad natin ito bilang mga mamamayan, siguraduhin na hindi tayo ang magiging sanhi ng pagsipa ng mga kaso. Halintulad sa mga bansa na binanggit na ni Sec. Vince, na lipa na ang mga kaso, nagtaasan na naman. We don't want to squander our gains, okay? So I call upon everyone, nakikiusap po ako, magkaisa tayo. Samantala, ayon sa National Vaccination Operations Center, may rekomendasyon na ang Health Technology Assessment Council o HTAC sa paggamit ng booster shot sa 12 to 17 years old. So nagsubmit na sila, we are just looking at how to have the guidelines. So by, ano ngayon, Friday, mabilis naman kami sa inbox. So by Monday, after the secretary or his designate will check, it's already in your table, we will release the guidelines for booster for 12 to 17 years old. Pero kagaya ng sabi ni Secretary, yung second booster po na ibang kategorya, hindi pa po rinirecommend ng ating Health Technology Assessment Council kahit na po meron na po siyang EUA. Sa huling pagkakataon bago matapos ang termino ng mga opisyal sa kasalukuyang administrasyon, nanawagan ang mga ito na magpabakuna pa rin at magpabooster kontra COVID-19. Tiniyak ng Department of Health, may sapat pang supply ng COVID-19 vaccines hanggang sa taong 2023. Umaasa ang DOH na maipagpapatuloy at mapag-iibayo pa ang kanilang nasimulang COVID-19 response hanggang sa pagpasok ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsusumite ang AstraZeneca ng application para sa Certificate of Product Registration. Sa oras na maaprubahan ang product registration ng nasabing pharmaceutical company, papayagan na silang magbenta ng COVID-19 vaccines sa mga butika sa bansa. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Well, according to the CEO, Lottie Samin, AstraZeneca will soon be filing the CPR, no? Kumpiyansa si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na aaprubahan agad ng Food and Drug Administration ang aplikasyon ng AstraZeneca para sa Certificate of Product Registration ng kanilang COVID-19 vaccines. Ayon kay Concepcion, subok na rin naman kasing mabisa ang bakuna nito bilang panlaban sa coronavirus. Sa oras na maaprubahan ang CPR ng AstraZeneca, maaari na itong ibenta sa botika. So I don't see any reason why the CPRs will not be approved, no? And they can now sell it to the drugstores, and the people upon getting a prescription from their doctors can buy these vaccines. Katulad ng ginago natin sa pneumonia, sa shingle shots, sa flu shots, tayo naman ang bumibili noon, no?
Para naman anya sa mga walang kakayahang bumili ng nasabing bakuna, ang pamahalaan na ang magbibigay sa kanila ng suporta upang mabakunahan. Muli naman binigyan din ni Concepcion ang kanyang rekomendasyon na alisin na ang State of Public Health Emergency sa bansa. The public health emergency, I was telling the President, siguro dapat pag-aralan natin yan at maybe we can shift out of it kasi nasa public health emergency pa rin tayo. I believe that we don't need that anymore. Una lang sinabi ng Department of Health at iba pang eksperto sa kalusugan na hindi pa ngayon ang tamang panahon para alisin ang public health state of emergency, lalo na at bahagyang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malabong magresulta sa pagkakaroon ng long COVID ang mga nahawa sa Omicron variant ng coronavirus. Ito ay batay sa peer-reviewed study na ginawa sa United Kingdom. Ayon sa mga researcher ng King's College London, 20 to 50% na mas mababa ito kung ikukumpara sa mga tinamaan ng Delta variant. Kabilang sa mga sintomas ng long COVID, ang pagkapagod, brain fog, at panghihina sa loob ng ilang linggo o buwan. Kinikilala na ito ngayon bilang isang public health problem. Dagdag kaalaman po, may epekto ba sa ating mga tenga ang sobrang paggamit natin ng mga headset at earphones? Ayon po sa mga eksperto, kapag ang sound ay sobrang lakas sa matagal na panahon, pwede daw pong masira ang mga hearing cells natin sa ating mga tenga. At higit sa lahat, pwedeng i-push ng earphones ang wax papasok sa loob ng ating mga tenga na pwedeng mag-cause ng infection. Pero ano ang dapat gawin upang maiwasan ito? Unang-una, syempre hinaan ng volume. Huwag makinig sa matagal na panahon na malakas ang volume gamit po ang ating mga earphones. Mas maganda, sabi nila, gumamit ng headphones sa halip na earphones dahil nagpo-provide ito ng gap sa ating eardrum at ear canal. Isa pa po, take breaks. Kung gagamit ng mga earphone, maganda na magkaroon ng 5-minute break every after 30 minutes or 10-minute break every after 1 hour. At isa pa, iwasan rin na mag-share sa paggamit ng earphone, lalo na kung hindi ito na-sanitize upang maiwasan ang infection. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Puspusa na ang paghahanda sa venue para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte na gaganapin sa Davao City sa araw ng Linggo. Target na matapos bukas ang overall setup para sa oath-taking. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Harlene Delgado live. Harlene, kumusta na ang preparasyon diyan sa venue? June, mula nga alas 9 ng gabi kagabi ay tuloy-tuloy na ang pag-setup dito sa San Pedro Square, dito yan sa Davao City, para sa gagawing inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. At June, nandito nga tayo mismo sa Entablado kung saan gaganapin yung mismong panunumpa ni Vice President-elect Sara Duterte. Dito rin, June, inaasahan na gagawin yung iba pang activities gaya ng pagpirma sa mismong oath of office, ganun din yung pag-deliver ng inaugural address ni Duterte at pati na rin yung oath-taking kasama yung iba pang opisyal. And June, kung makikita ninyo, itong stage ay isang open stage at wala kayong nakikita na walang bubong, wala ding mga harang doon sa gilid. Dahil June, ayon sa organizers na ating nakausap, gusto mismo ni Duterte na huwag lagyan ng harang itong palibot ng stage para magkaroon ng maayos na view ang publiko sa programa at makita rin niya ang kanyang mga kapwa Dabawenyo. Kaya rain or shine daw, tuloy ang inaugurasyon. Ayon sa Public Safety Security Command Center, mamamahagi ng mga kapote sa mga manonood sakaling umulan sa Linggo.
Linggo. May mga LED screens naman ang ilalagay sa mga kalsada na malapit sa venue. Samantala, June, dito naman sa kahabaan na ito ng San Pedro Street. Ito yan, June, yung kahabaan na yan, isinara na yan sa mga sasakyan at dyan lalagyan niya ng 1,000 upuan para naman doon sa mga VIP na dadalo sa programa. Mayroon din, June, na mga 400 upuan ang ilalaan sa mga unahan ng kalsada na leading up to this venue para naman makaupo yung mga senior citizens, persons with disabilities at buntis. Pagkatapos naman, June, na nga inaugurasyon doon sa may bandang kaliwa sa Quezon City Park tutungo sa harap ng Davao City Hall si Duterte para naman sa photo opportunity kasama ang publiko mula yan 6:00 ng gabi. June, target ng mga organizer na makumpleto itong kabuang setup mula bukas ng umaga hanggang tanghali. At dito nga, June, sa San Pedro Street ay sarado na ito sa sasakyan at hindi na ito pwedeng pasukan ng kahit ano pang mga vehicles. Pero sa ngayon ay bukas pa rin naman ito sa publiko. At yan muna ang update mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, June. Harline, ilan ba ang inaasahang dadalo? Kasya ba yan? Ilan ang magiging capacity noong venue na yan na padarausan ng inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte? June, natanong natin sa Davao City Police Office kung ano yung inaasahan nilang crowd estimate sa darating na Linggo. At sinabi nila around 20,000 to 25,000 yung kanilang ina-expect. Kanina, natanong din natin, June, sa press con kung paano nila masisiguro sakaling dagsain yung mga itong inaugurasyon ng mga Davaoeno. Ang sabi nila, June, ay meron na silang protocol at template dyan at sanay na sila dahil itong area na ito, itong San Pedro Square at San Pedro Avenue, ito talaga yung ginagamit kapag may mga malalaking events dito sa Davao City, may it be local or international events, ay dito daw talaga. So alam na daw nila kapag dumadami yung tao, ay meron na silang crowd control na protocol. Kaya kampante sila, June, na kahit maraming dumalo sa inauguration sa Linggo, ay makokontrol nila yung crowd dito, June. Yan ay pangating sa pag-uusap sa crowd control. Halimbawa naman sa physical distancing, paano maipatutupad kung halimbawa 20,000 yung inaasahang dadalo dyan, Harline? June, natanong din natin yan, yung pagdating naman sa health and safety protocols. Ang nasagot sa atin ng kanilang public safety and security center ay may mga itatalaga naman silang mga marshals dito na mag-check ng temperature ng mga papasok. At yung mismong streets, June, na isasara kung saan papasok yung publiko at doon sila manonood, hindi sila po pwede magkumpulan dahil hinati sila per box. So hindi siya yung parang gaya ng mga nakikita natin before sa mga campaign rallies na talagang isang bulto ng tao. Ihahatiin sila per boxes at meron ding mga ilalaan kada box na mga stations, water stations at mga medical teams kung saan sila naman yung mag-check para sa health and safety protocols gaya ng mandatory face mask dito sa Davao City, June. Harline, ibig sabihin ba dyan, ilan ang magiging entrance ng mga tao pagdating sa Linggo, Harline? June, may mga adjacent kasi dito na mga streets na yun yung sinara kung saan doon mismo din yung mga tao na pupunta. So dito sa San Pedro Street, itong nakasarado na ito, dito sa likod natin, puro VIP lang yan. And doon pa sa likod na magiging media platform at media box, publiko na yung pupwedeng mag-stay doon. Ganun din, June, yung isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang limang street na nasa gilid nitong San Pedro Square, kung nasan yung stage, nakasara na rin yan. At doon din pwedeng pumasok yung mga manonood. At kada doon, June, sa pinaka-entry nila, ay kailangan silang dumaan sa health and safety protocols like yung temperature check and sanitation. At doon din, June, gagawin yung pag-check dahil nga meron tayong gun ban dito sa Davao Region. Doon na i-check yung mga papasok kung talaga nga hindi sila nagdala ng mga pinagbabawal, June, para dito sa inauguration. Oh, sige, Harline, kung loloobin ng Panginoon, magkita kita tayo. Diyan kayo, dito kami sa Linggo. Samantala, formal lang idineploy kanina ang nasa 3,700 na mga tauhan ng iba't ibang law enforcement agencies sa Davao City. Sila ang magbabantay sa seguridad at kaayusan sa gaganaping inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte ngayong Linggo. Ito ang balita ni Janice Enjente live. Janice, lahat ba ng ito ay idodeploy dyan lamang sa venue na San Pedro Square? June,
karamihan sa mga ito ay ipupuesto dito nga sa paligid ng San Pedro Square kung saan nga gaganapin ang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. At kanina nga isang send-off ceremony ang ginanap sa Davao City Police Office para sa formal deployment ng mga tauhan ng iba't ibang law enforcement agencies dito sa Davao City. At binubuo ito ng mga tauhan ng Davao City Police, Armed Forces of the Philippines, Eastern Mindanao Command, Philippine Coast Guard, Task Force Davao, K-9 Units, Bureau of Fire and Protection, mga tauhan ng Public and Safety and Security Command, City Traffic and Transportation Management Office at iba pang security personnel na tutulong sa pagbabantay ng seguridad at kaayusan sa panahon ng seremonya. Ayon kay Retired Police Colonel Angel Sumagaysay, overall event director at head ng PSSCC, all systems go na ang kanilang security preparations. All systems go, naka-ready na yung security and safety clusters for the implementation of our UPLAN. Meron kaming mga 3,000 plus, but then I believe na madagdagan pa yan dahil sa mga augmentations. Kagabi pa lang ay nagpakalat na ng mga security personnel ang DCPO at ISMINCOM dito sa paligid ng San Pedro Square. Isinara na rin ang ilang kalsada at nagsagawa na rin ng advance clearing operation ng DCPO kung saan nag-inspeksyon sa paligid ang kanilang K-9 units. Bawat isinarang kalsada ay mayroon na rin nakabantay na security personnel para mag-inspeksyon sa mga dalang gamit ng mga taong pumapasok sa paligid ng San Pedro Square. Samantala, pagdating naman sa mga nais magsagawa ng kilos protesta, ayon kay Sumagaysay, hindi nila ito ipinagbabawal, ngunit pahihintulutan lamang itong gawin sa Freedom Park sa Rojas Street. Paalala nito sa mga rallyista na kailangan pa rin ipagbigay alam sa lokal na pamahalaan at kailangan hindi ito makapagdagdag pa sa bigat ng daloy ng mga sasakyan. So far, negative information na magkaroon ng mga rally, but then again, no, continue pa rin yung monitoring natin. Dito sa Davao City naman, meron tayong Freedom Park, no? Pwede sila mag-rally doon, provided yung mga patakaran natin na dapat sundin nila. Ayon kay Sumagaysay, wala naman silang namomonitor na banta sa seguridad sa araw ng inaugurasyon ni Vice President-elect Sara. June, bagaman hindi personal na nakadalo kanina sa send-off ceremony si VP Sara o VP-elect Sara, ay nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa iba't ibang law enforcement agencies sa Davao City sa patuloy nga na pagpapanatili ng seguridad ng mga Davaoenyo sa panahon na siya pa ang alkalde ng lungsod. June? Janice, yung mga dadalo ba dyan ay pwedeng magdala ng inumin? Kasi alam naman natin, siyempre pipila yan at maaga silang pupunta sa venue. At saan nila pwedeng ilagay? Kung pwedeng magdala sila ng mga tubig na bag, saan nila pwedeng ilagay yun, Janice? June, nagpaalala nga ang PSSCC sa publiko, sa mga publiko na dadalo sa inaugurasyon na bawal pa rin dito yung mga nakalalasing na inumin, bawal ipasok sa venue. At kung meron man silang mga daladalang gamit, ay maaari lamang nila itong ipasok sa mga transparent na plastic, June. At hindi nga pwede dito yung mga backpacks at pagsusuot ng jacket. Right. Maraming salamat, Janice Ingente. Kanyang dinalang kulay sa panahon ng pangangampanya, berde ang kulay na magiging inaugural gown ni Vice President-elect Sara Duterte sa Linggo. Bukod sa kulay, ibinahagi ng batikang designer na nagdesenyo sa damit ni Sara ang detalye ng magiging kasuotan sa napakalagang araw ng incoming Vice President. Ito ang balita ni Lucille Loren. This is a classic Filipiniana and it's all in green, emerald green color. So the fabric is a very soft fabric. Had to put some details here on the top, like pleating and fabric manipulations, and a little bit of embroidery. Berde. Ito ang paboritong kulay ni Vice President-elect Sara Duterte. Ito ang kulay na kanyang dinala sa pangangampanya. At ang dadalhin niyang kulay
hanggang sa araw ng kanyang inaugurasyon bilang 15th vice-presidente ng bansa sa Linggo. Ayon kay Silverio Anglacera, ang Davao-based designer na isang dekada nang gumagawa ng damit ni VP Elex Sara at siya rin ng disenyo sa isusuot nito sa inauguration ceremony sa June 19, bukod sa kulay na berde, wala nang ibang instructions na ibinigay si Inday para sa kanyang gown. Hindi naman ito naging mahirap kay Anglacera. Dahil sa tagal na nilang magkakilala, alam na niya ang mga gusto nito. For the longest time, I've been doing her clothes, so I'm used to, as I go along the way, I learned to be confident that what's really worked for her. So coming up with something or anything she plans to wear, it's really easy for me to come up with a new line. So, and she doesn't dictate, she doesn't say a word. She would just say like, I like this color for this event, that's it. Bagaman naging madali kay Anglacera ang pag-iisip sa disenyo ng isusuot ni Inday Sara para sa inaugurasyon, nahirapan naman siya sa pagkuha ng mga materyales sa pagbuo ng gown. Dahil may espesipikong fabric o tela na gusto si Inday sa kanyang mga isinusuot. It's like almost 2 weeks. But the details, you have to pick this one somewhere else. Medyo matagal talaga ang preparation. Like 6 months, something like that. Kasi sabi ko nga, it's something na, it's a kind of fabric and I'm so conscious na ito. Si Anglacer ang nagdisenyo sa isinuot ni Inday nang nanumpa ito bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Davao City noong 2010. Siya rin ang nasa likod ng asul na gown na isinuot ni VP Elex Sara sa inaugurasyon ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-aain na rin ng petisyon para sa dagdag singil sa taxi ang isang grupo ng mga operator nito. Ito ay dahil wala na halos kinikita ang mga taxi driver bunsod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Ayon sa Philippine National Taxi Operators Association, malaking porsyento na ng kanilang mga tsuper ang napilitan ng tumigil sa pamamasada dahil sa sitwasyon. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, magkano ba ang hinihinging increase sa mga taxi driver at operator? Monica, 20 pesos na provisional flag down rate increase ang hiling ng Philippine National Taxi Operators Association. Nangangahulugan ito na nais nilang gawing 60 pesos ang kasalukuyang 40 pesos na flag down rate sa taxi. Ito ay dahil na rin sa halos nasa 300 piso na lang ang kinikita kada araw ng ilang taxi driver. Anila, sa krudo na lang napupunta ang kanilang kinikita. Minsan ay napapilitan pa silang bawasan ang kanilang boundary para lang may maiuwi sa kanilang pamilya. Ngunit dahil walang ibang pagkakakitaan, nagtitiis na lang sila para sa ilang daang pisong maiuwi para sa pangangailangan. Kaya panawagan nila dagdag singil sa pamasahe sa taxi. Misan, ayan, lost boundary. Nagagalit sa amin mayari kasi talagang hindi kami makaboundary dahil nga sa hirap ng biyahe. Sana naman kami mga taxi driver matulungan naman ang gobyerno na itaas man lang sila sana yung pamasahe. Dati sir, makauwi ka pa ng 700, ngayon di na. So kaya yun, taghirap talaga sir. So sana matulungan po kami ng gobyerno na mataasan yung lockdown namin dahil siyempre po, para kahit papaano, makabawi naman po kami sa gasolina. Paliwanag ni Congressman at PNTOY President Jesus Manuel Bongsuntay, provisional o pansamantala lang ang kanilang nais na rate increase sa ngayon na pwede ring bawiin kung bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya nga ang aking suggestion is to ask for a provisional fare increase. Meter plus 20 pesos. Yun lang, ganun kasimple. Meter plus 20 pesos. Well, now na nagkasundo na, hopefully by next week may file na yan. Kung sakaling hindi ito aprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ayon sa mababatas ay mas maraming taxi driver ang mapipilitang tumigil sa pagbiyahe.
Monica, nangako naman ng LTFRB na didesisyonan nila ang lahat ng mga pending na petisyon sa ahensya bago magpalit ang administrasyon sa June 30. Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr., live na nag-ulat mula sa Caloocan City. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan 4:20 na nagsasabi, "Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita?" Sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Isang ginang ang doble sikap dahil may sakit ang kanyang kabiyak ng puso. Nagpapasalamat na siya sa kahit 100. Pag may hawak akong 100, ang saya-saya ko na po. May 100 ka, makakabili ka ng 1 kilong bigas, tapos makakabili ka ng 1 itlog at saka toyo. Maano na po ako. Pasalamat na ako kay Lord. Mahirap po. Sa tindahan, minsan ayaw ka ng pautangin kasi wala ka ng pambabayad. Umiyak na lang po ako, ganun lang talaga. Lagi na lang ganun eh, ang buhay eh. Kasi yung mga anak ko, hindi pa naman sila nakakapagtrabaho talaga. Kailangan po talaga magtiis lang. 3 po. 2 lalaki, 1 babae po yung bunso ko po. 20, 17 at saka po 16. Nag-aalaga po minsan ng bata pag pinapatawag po ako. Minsan naman pag may, halimbawa, palaba, ganun. Pero madalang lang po kasi yung ganun na may ano tawag ka sa amin eh. Pag walang trabaho yung pong kalibin ko, mahirap. Pag pong meron naman pong buhangin at saka ano, nakakapagtrabaho tapos. Pero pag minsan po pag hindi nakainom ng gamot, yun po. Kinatamad siya kasi kaya nga po yung schizophrenia po niya. Yung sakit po sa utak po. Naggagamot po siyang almoranas, arthritis po niya. Po yung gamot po talaga niyang, yun talaga po yung pinaka hinihingi ko po sa inyong tulong, gamot po niya sa utak po. Problema ko po talaga yun. Kailan lang po kasi siya nagamot kasi nga hinihingi ko po tulong dyan sa munisipyo po ng Porac. 2018 pa po. 4 years na po. Ano po nung February po. Gawa nga po nung walang pang ano, pambili. Kaya nahihirapan din po ako. Kaya nga po yung kahilingan ko nga po kung mabigyan niyo po ako ng tulong. Kasi po ako rin po yung nahihirapan na yun. Pinadasal ko na lang kay Lord na sana po pagalingin na. Kasi alam ko naniniwala kay Lord eh. Kaya niyang pagalingin yun eh. Sakit lang po yan si Lord. Diba? Siya yung pinaka makapangyarihan sa atin. Kahit ano lang pong tinda. Basta importante po meron kaming pambibili ng gamot. Doon ko na lang po kukunin yung pambili ng gamot niya. Ay, kahit na once a week, nakakatipon po ako ng magkano po, nabibilang ko po ng gamot. Lagi na lang umiyak araw-araw dahil sa problema. Sabi ko, problema lang to. Si Lord ang bahala. Thank you po sa service yung bayan yan, MCGI, at ako sa UNTV. Unang kay Lord po. Friday na. At inaugurasyon na ni Vice President-elect Sara Duterte sa
Linggo. Oh. Umunod ka. Oo naman, syempre. At may coverage tayo niya. May special outreach, coverage. So, panoorin niyo po. Hindi naman dahil nag-green ako, dahil doon na. Then, oo nga, naka-green. Kasi ibang shade of green naman yung kay DTLX. Kailangan din ipa-dry clean yung ibang damit eh, para, di ba, ginis. At ito lang, Monica, nagpapasalamat tayo sa ating mga giliw na taga-subaybay. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Nung isang araw pa, di ba, sabi mo nga, mas mabilis to. Pero sa tulong po ng Diyos ay 2.5 million na po ang subscribers ng UNTV News and Rescue sa YouTube. Yeah. Ako, napakasarap naman. Na, kasi ngayon halos lahat na kayang gumawa ng content, di ba? Kaya parang bukod sa madaming kompetisyon, eh, ang hirap kunin yung tiwala ng tao dahil samot-sari ang information. Kaya nakakataba po ng puso na tuloy-tuloy yung tiwala sa atin ng mga subscribers. Maraming salamat po mga kasambahay. At happy weekend sa iyo. Happy weekend din po. At yan ang naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.